Mayroong 196 na mga bansa sa mundo ngayon. Ngunit kung susuriin, walang ni isa mang bansa ang may kulay lila o purple sa kanilang pambansang sagisag na watawat. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang dahilan kung bakit itinuturing ang kulay na ito na kulay ng mga hari at reyna at kung bakit sila lamang ang may karapatan na magsuot ng mga damit o kasuotan na nababalutan ng kulay na ito. Well, bago natin ituloy, huwag mo munang kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para updated ka sa mga susunod nating video. Sa pagbabaliktanaw sa kasaysayan, hindi ginamit ang kulay lila para magrepresenta ng kaharian, sibilisasyon at imperyo. Pero ano ang dahilan kung bakit hindi ginagamit ang kulay na ito? Samantalang napakapopular naman ng kulay na ito sa panahon natin ngayon. At bakit walang bansa ang gumagamit nito sa kanilang mga watawat? Ang sagot ay napakasimple. Itinuturing ang lila o purple na isa sa pinakamahal na kulay kung kaya't hindi ito ginagamit noon hanggang 18th century dahil mas mahal pa di umano ang kilo nito kaysa sa kilo ng ginto. Kung kaya naman, itinuturing ang kulay na ito bilang kulay ng mga maharlika tulad ng mga hari at reyna. Sa katunayan, ang namayapang reyna noon na si Queen Elizabeth I ay ipinagbabawal na isuot ang kulay na ito sa mga mamamayan pwera na lamang kung ikaw ay bahagi ng pamilya ng mga maharlika. Pero saan nga ba nagmula ang kulay na ito at tila bakit napakahirap gawin nito? Ang kulay lila ay nagmula sa isla ng Phoenician Island ng Tyre na sa bagong panahon ito ay kilala sa tawag na bansang Lebanon. Kinukuha ang kulay na ito mula sa maliit na uri ng kuhol o sea snail na makikita lamang sa kabuoang rehiyon ng Mediterranean Sea. Kinakailangan di umano na kumuha ng mahigit sa 10,000 kuhol para makabuo ng 1 gramo ng kulay na ito. At dahil sa prosesong pinagdaanan nito, kung kaya naman ang mga maharlika lamang mula sa bansang Roma, Ehipto at Persya ang may kakayahang bumili ng kulay na ito. Pinaniniwalaan din na ang kulay na ito ay may kaugnayan sa kulay na ginagamit noon ng mga Diyos at Diyosa. At sa sobrang kamahalan nga ng kulay na ito, kahit ang mga maharlika noon ay hindi pinapayagang bumili ang kanilang mga asawa ng balabal na gawa sa kulay lila dahil 3 beses ang kaukulang halaga nito sa ginto. Ang halos 1 kilo nito ay tinatayang katumbas ng 3 kilong ginto na kung tutumbasan sa halaga ng salapi ngayon, ito ay nagkakahalaga ng $56,000 o mahigit sa 2 milyong piso. Bagamat marami na rin mga bansa ang mayayaman na rin noon, walang kakayahan ang mga ito na gamitin ang kulay na ito sa kanilang mga watawat. Hanggang sumapit ang taong 1856, aksidenteng nakalikha ang isang English chemist na si William Henry Perkin ng isang sintetikong kulay purple nang subukin niyang gumawa ng anti-malaria drug. Napagtanto niya na ito ay maaaring gamiting pangkulay sa tela, pinagkakitaan niya ito at naging isa siyang mayamang tao noon. Di kalaunan, ang kulay na ito ay ginamit na para lumikha ng mas marami pang tela para magamit ng lahat ng tao sa mundo. At ito ang kasaysayan kung bakit itinuturing ang kulay lila o purple na kulay ng mga mayayamang hari at reyna noon. Hanggang dito na lamang mga to, maraming salamat sa inyong pakikinig.